Sabay-sabayin naman natin ang araw-araw na vaccination sa bansa. Base sa Our World in Data, simula noong nag-roll out ang vaccination noong Marso, pinakamaraming naturukan noong August 3 na umabot sa mahigit 710,000 o 710,476 to be exact. Pero bumagsak agad yan sa sumunod na mga araw. Tumaas lang ulit sa higit 600,000 noong August 8 at August 9. Pero bumaba rin kinabukasan at magmula noon hanggang ngayon, hindi na lumagpas sa 500,000 ang araw-araw na binabakunahan. Kapag bakunado, may proteksyon kontra COVID-19. Pero ano nga ba ang dahilan bakit hindi nababakunahan ang mga Pinoy? Base sa pag-aaral ng Johns Hopkins, dito sa Pilipinas, numero unong balakid sa mga gustong magpabakuna ang kawalan ng vaccine appointment. 45% po yan. 23% naman ang hindi muna nagpabakuna dahil hindi pa nila makuha ang gustong brand o yung vaccine preference. 16% ang hindi pa pwedeng magpaturok o not eligible. Ang 13% nagka-problema naman sa nakuhang appointment. Parehong 10% dahil sa schedule sa trabaho o di kaya ay walang kaukulang dokumento para magpabakuna. Below 10% naman ang mga hindi mabakunahan dahil sa problema po sa transportasyon, internet access, child care, language barrier at technical difficulties. Inalam din ng Johns Hopkins ang mga dahilan ng vaccine hesitancy. Bakit ayaw magpabakuna? 59% po ng sumagot ay dahil daw sa side effects o natatakot na baka may masamang side effects. 46% naman ang gusto pang maghintay hanggang masigurong ligtas ang bakuna. 27% ang may agam-agam kung epektibo nga ba ang COVID vaccine o hindi. 22% ang gustong magparaya sa mga nangangailangan ng bakuna. 15% naman ang hindi naniniwalang kailangan nila ng vaccine. At 13% po ang ayaw talagang magpabakunan.